pinakita niya sa pinatunayan sa kanila na you can handle the situation and control the situation in your own ways. And that is the best thing. I am Benson Dulos. My YouTube channel is Pinilakan Lakbay. I'm originally from the Philippines, Filipino, and now living in Finland. I met her in university. I was studying that time, fascinated by the attitude, which she's beautiful also. Kasi mga Pilipino, napaka-broad natin, napaka-straightforward natin when it comes to feeling. It's tayo family-oriented, collective society tayo, sila individual society. So napaka-result talaga ng culture nila. Tapos nagpo-provoke ako, mayroong mixed emotion talaga lumula. Sabi ko, siguro ito na talaga yun. Tapos, lumunda ko tapos sabi ko, pre, lumayari may gano'n. Tapos, ako yung umiyak siya, nakangiti, sabi niya, why are you crying? Sabi ko sa kanya, I'm just happy. Of course, I could not express more. Pag na-reminis o naalala ko yung mga nangyari noon, talagang yung emotion parang nagkakaroon ng flashback sa isip ko. Ako talaga, tinamaan ako ni Cupido. Sir, pumunta po ako dito. Kasama po ang buong pamilya ko para formal ho na mamanhikan sa pamilya. Siyempre, as a Filipino, I want to apply the Filipino culture. I want to show them the decency. Nasa ibang bansa tayo, siyempre, hindi naman yung Pinas na mag-a-adjust sa akin. Siyempre, ako yung mag-a-adjust sa kanila. But I want to show them the one of the best Filipino traits. Diba? So, nung nandun ako sa bahay nila, sabi ko, yung papakasal na kami, talagang direct to the point. Papakasal. Parang kaso lang sa kanila. Ako kinakabahan eh. Parang nanlalamig ako that time. Paano ba sasabihin? Kasi sobrang bait nila. Parang yung approach mas nagiging challenging para sa akin. Parang bakit nandito? Para walang challenge. Dati na-accept nila. My relationship with my in-laws is very excellent. Of course, sometimes there were some misunderstandings. And it's normal in family life. And they consider me as their son. Sobrang tuwa po sila. Yung nanay ko po kasi talaga medyo mahihay. Napakabait po nun eh. Yung father ko po talaga syempre, talagang malakas po ang loob na talagang ini-interview. Talagang tuwa po talaga sila. Lalo na po yung mother ko yung kinausap po. Kasi sabi ng mother ko sa father ko, kung sino mahal mo, mahal din namin. Kasi mabait ka pa namin. Mother-in-law ko po, nakabisita na po ng Pilipinas ng twice. Eh, yung father-in-law ko po kasi siyempre mayroong health issue kaya hindi po makabiyay sa Pilipinas. Sobra po. So, super close sila lalo na sa Pilipinas. Nagulat nga po isang araw, ito po yung nakakatawa. Kasi yung mother ko, saka mother-in-law ko, hinahanap ko po. Hinahanap namin isang araw. Eh, isko lang po, tabi lang po ng bahay namin, siguro mga 50 to 100 steps, nandun na sila. Tapos pagbalik, wag kasama sila, nagtatawa na sabi ko, eh, hindi naman sila nagkakaintindihan. And that's what you called connection, love, instinct, na it's not about the language. If you're showing love, respect, you love the company or the person who's next to you. Doon ko po talagang nakita. Hilika! Kami! Nakadugo mo! O yung mga magkapobreng pamilya na yun! Nakuhalin ka na hindi tulang! Siyempre, always show respect sa inyong mga in-laws. Pero kung ganito, non-stop, halimbawa, ang misunderstanding, you know the best thing, try to isolate yourself. Kayong dalawa, isolate nyo. Hindi naman isabihin yun na ayon sa kanila. Pero kung i-isolate nyo yung sarili nyo in a very good way, huwag na kayong magsasalita. Kasi doon yung makikita at mararamdaman ninyo kung gaano kayong ka-importante sa mga pamilya nito. Doon nila ma-appreciate yung presence ninyo na talagang pinaglaban ninyo, pagmamahal ninyo, tumahimik kayo, pero pinakita niyo pa rin respeto sa kanila. One day, marirealize nila na, pinakita niyo siya, pinatunayan sa kanila na, you can handle the situation and control the situation in your own ways. And that is the best thing. Napakaganda po kasi ng karakter ni Catherine Bernardo sa kanila, ganito nila. Talagang, sinesegue po nila yung sitwasyon para makalma po yung mga pamilya at wala pong masasaktan na may damdamin kapag may nasasabi. Siguro, yung advice ko po, personally, siyempre, maging totoo sila sa sarili po nila, maging totoo sila sa nararamdaman nila, pakita nila kung sino sila, ipaglaban nila ang pagmamahal po nila. Kasi sa bandang huli,
hindi na po ang pamilya ang sasamahan ninyo. Ang sasamahan po ninyo, yung isang tao nagmamahal at tatanggapin kayo ng habang buhay. May mga bagay na mawawala, pero may mga isang tao na dyan lagi sa inyo. Nakasama ninyo, tatanggapin kayo at totoong buhay.